Hey guys, welcome to Jifinity channel. This is Angie. So today I'm gonna show you how to bleach your hair. So isa po itong tutorial para sa pagkukulay ng buhok sa loob ng bahay. Pero paalala lamang po sa inyong lahat, no? Sa mga hindi po marunong magkulay at baguhan pa lang po at wala pa tayong experience, so hindi ko po siya ina-advise sa inyo na gawin nyo siya. Unless may magtuturo talaga sa inyo at may magagabay sa inyo. So, lalo na sa mga bata pa dyan, ano, huwag po kayong basta-basta gagaya sa video na ito. So, yun. Mamaya po, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung mga kailangan natin para sa pagbibleach ng buhok. So, as I said, kahapon, epic failed po ang lola nyo, mga ka-infinities. Kasi, kung ano-ano po ang nilagay ko sa aking, ano ba to? Bleach na chemical, okay? Yung mga ano, kasi blonder siya, di ba nga? Tapos nilagyan ko siya ng conditioner sa takot kung baka kung anong mangyari sa aking buhok. Ayun. So anyways, continue tayo. So, again mga ka-infinities, kung sa tingin nyo, makakatulong sa inyo tong aking video at okay naman sa tingin nyo, di ba? So, pwede mag-like at mag-subscribe sa aking channel, Jifinity TV. Okay, so by the way, first time ko po to na mag-upload ng mga video, lalo na yung mga ganito. So most of the time, hindi ko kailangan ng memorization, basta kung ano lang maisip ko, sasabihin ko sa inyo. So hindi madali, alam ko, pero sige, ganun lang tayo, sunod tayo sa trend. Okay, so ang kailangan po natin ay sa bleached powder, ang gamit ko ay 6%. And then, kailangan din po natin ng bleach powder, of course. Hindi po pwedeng bleach powder lang at saka yung, ano, yung oxidant, diba? So, kailangan yun. Ulitin natin. Kailangan natin ng bleach powder oxidant na 6% at saka yung mismong powder niya, diba? And then, of course, kailangan natin ng bowl. Or kahit anong klase na pwede nyo siyang ilagay. Yung medyo matigas-tigas. Ayun. Tapos, kailangan nyo rin na suklay. And then, pag hinalo mo yun, 3:1. Pero depende yan eh. So, minsan kasi, tatansya mo na lang yung powder at lalagyan mo rin kung gano'ng kadami yung oxidant. So, wala naman din case yon kung masakit siya sa ulo or hindi. So, pareho lang din ng effect yon. Ngayon, kailangan mo rin ng gloves, mga ka-infinity. Hindi kayo basta-basta po pwedeng maghawak ng bleach powder nang walang gloves. Kasi, matapang po ito na gamot. And like I said, hindi po kayo po pwedeng mag-solo-solo. So, yun po yun. Okay? I will show you na. Papakita ko na sa inyo. So, ito po. Okay? Kailangan natin ng gloves. So, ilalagay ko na siya. Tapos, so pag nilagay mo na siya, syempre isa-sort mo yung buhok mo, diba? Kailangan yung buhok. Kamusta naman ang muscle ng lolan? Laki. So, yan. Wait lang, ha? Tapos, kailangan din po natin ng kapa jokes. Hindi. Of course, ano na lang to, optional na lang to. Kung gusto nyo maglagay ng ganito, walang problema. Kung wala rin, kahit ano na lang. So, yung mga parang black t-shirt, ganun, na hindi mamamansan yung buhok nyo. Pero, actually, yung bleach, hindi naman siya ganun ka, ano, yung mansa lang niya siguro is parang naiiba yung kulay pag napatakan. Ganun. Pero, mas maganda na rin na may ganito kayo. So, ayan, kinlip ko na yung buhok ko. Kung gusto niyo ng ganitong clip or yung mga talagang ginagamit sa salon na clippers, yun, pwede din yun. Yung clip na ginagamit nila. So, teka lang, ha? Magulo-lola nyo eh. Oh, yan. So, ito. Ito yung panghalo ng gamot at ito yung clip. So, actually, marami naman ganito eh. So, ganito yung itsura, di ba? Haloyin natin ng haloin. So, mga ka-infinities, pasensya na kayo. Hindi banda yung camera, ha? Sinasalob tayo ng CR ko. Yan. So, ay. So, basta haluin nyo na haluin. Kasi dapat malapot siya.
Okay, so mga ka-infinity, continue tayo. So, first time ko kasi mag-vlog. So, nalagyan ko na rin yung sa taas. Pasesya na kayo, hindi ko na nilagay kasi masyadong matagal kung titingnan nyo, no? So, pwedeng hindi rin siya pantay. So, normally, dapat ito yung pinakalas mong lalagyan, yung sa anit-anit. Kasi yun yung mabilis kumulay. So, dahil pangalawang beses ko nung nag-bleach, no? Yung ibang makikita dyan, kulay yellow, yan ang nasa tuktok, yan, dila. Masyado siyang manipi, so madali siyang kumulay. Like yan, di ba nakikita nyo, yellow na talaga siya. Tsaka, ingat-ingat, pag tingin nyo talaga na sobrang, ano na talaga siya, sobrang, paano ko sasabihin, sobrang so, piling mo parang matatanggal na talaga yung buhok mo. Ganun yung pakiramdam. So, sa tingin ko, babanlawan ko na to kasi ang hapdi-hapdi na talaga. Okay. So, check natin. Okay. So, check natin. Ito na siya. Sabi ko nga, matagal na ako nagko-color. So, last time kasi, yung unang na-bleach ko sa ibabaw, meron. So, makikita ninyo, mga ka-infinity, na meron siyang itim-itim. So, tingnan natin kasi, syempre, baka dahil basa lang yung buhok, ano? Check natin siya mamaya. Mag-blower tayo mamaya. So, sa tingin ko, satisfied naman ako compare mo dun sa kahapon. So, sabi ko nga, ang much more maglalightest yung nandito talaga. So, yun yung pinaka malapit sa roots. So, mga ka-infinity, okay naman ako satisfied. Pero grabe, sakit talaga sa scalp. So, advice ko sa inyo, no, na pahinga muna kayo. Kasi kahapon ako nag-bleach, panguna. So, pang second ko ngayon. So, in case na gusto nyo pa ulit na mag-bleach, i-tansya nyo siguro, ano? Kasi nga, gawa ng masakit siya sa anit. So, pwede siguro, normally, ako kasi normally talaga, pag nag-bleach ako, 1 week yung pagitan bago ako magkulay ulit ng panibago. Or pag talagang sobrang nagmamadali ako at gusto kong ayusin yung mali, kinabukasan nagaganito na talaga ako. Kumbaga, kumbaga, nag-bleach agad ako the second day. Pangalawang araw, ginagawa ko na siya. So, sa ngayon, okay naman, mukhang satisfied naman ako sa color. Kasi sabi ko nga, kahit ilang beses mo pa yan, kulayan, kung yung paglagay mo today, yun yung inabot nun. So, hanggang dun lang yun. So, okay, welcome back, guys. So, ngayon, di ba nilagyan natin siya ng oil, tapos na-dry ko na siya, pero hindi pa siya sobrang ganun ka-dry. So, kasi maingay yung dryer, so hindi ko na pinakita sa inyo kung paano mag-dry. Lahat naman siguro alam kung paano gumamit ng dryer. Anyway, balik tayo no sa review. So, yung gamot kasi na yun, actually, ang ginamit ko is 6% oxidant. So, kapag 6%, medyo mababa yun, ano? Pero kung gusto nyo ng 9%, yun yung mas mabilis makapagpadilaw talaga ng buhok. Pero medyo delikado kasi gamitin yun sa bahay kapag yun ang gagamitin mo. Kasi gawa ng masyadong matapang yun. Hindi pa ako nakatry ng 9%. Pero yung 6, nakagamit na ako ng 6 as always. So, okay naman siya. So, kasi nga, ang hindi ko maintindihan, nag-black ako ng buhok from ash gray na ginawa ko siyang cream beige. Tapos, of course, nakapag-bleach na ako ng siguro mga ilang beses, ano, mga 2-3. Basta parang bagong tubo yung buhok. Ang hindi ko maintindihan, nag-black ako, pero alam mo yun, kasi sa bagay, pag-black kasi mahirap nga paanohin, ano ba tawag dito? Mahirap mag-fade, no? So, kaya parang brown-brown siya, parang ganun. Yung brown siya. So, kailangan pa ng isa pang ano nito, bleaching. Para, ano, magpantay yung color. Sasabi ko nga, hindi ako nagtatagal ng 1 hour eh. So, pag nagbi-bleach ko, lagi kong nilalagay sa isip ko na dapat 20 minutes or 30 minutes lang, diba?
at least 20 minutes kasi at least yung scalp mo andun pa rin yung self-care, 'di ba? Parang kasi kung sakaling ano, actually masakit na nga siya kanina dito sa may likod, sa may bandang batok. Magkakasugat-sugat ka sobra kapag ganun, kapag sobrang tagal. Kaya ewan ko, well, pag nandun naman sa salon, walang problema kasi sila bala sa'yo. Pag may nangyari sa book mo, pwede ka magreklamo, di ba? Pero kasi kung ikaw, self ka, mahirap. So, akala nyo lang, nakakalbo na yung lola nyo, hindi, ano? So, ganyan lang talaga yan siya kasi nga, manipis talaga yung buho ko. Okay yung nasa ibabaw, yung banda dito, okay ako eh. So, konting-konti na lang to. O masyado lang talaga ako nagmamadali. Magbanlaw, kaya ganito. So, pag ano, first time ko kasi to, from black, tapos ginawa kong blood. O binleach ko siya ng ganito. Never ako nagtry na sobrang black siya. Kasi yung black na hindi siya natural black. So, from ash, ash gray, tapos the green beige, tapos binlock ko siya. As in yung literal na color, black na pangkulay. So, kaya naging ganito yung effect niya. Hindi talaga totally yung parang black na natural black. Tapos kinulay mo ng ganito. Pag kinulayan mo siya ng ganitong bleach, okay lang yung kalalabasan. Pero kasi mga ka-Infinity, sabi ko nga, hindi ako po pwedeng magkulay ng ganito ka-tingkad na yung gawa na nasa office tayo, no? Kasi nagpalit na po ako ng trabaho. Anyways, kukuwento sa inyo yun. So, okay, mga ka-Jifinity, maraming salamat po sa mga nanood at sa mga nagustuhan po ang aking video. Pwede po kayong mag-hit ng like at subscribe. So, sana po talaga nakatulong ako sa inyo, no, kung paano po tayo mag-bleach ng buhok. So, again, advice ko po sa inyo na talagang huwag nyo po siyang susubukan kung matatakotin kayo or tipong natatakot kayo na baka matanggal yung buhok nyo. So, dapat talaga, before nyo siya gawin, medyo matapang loob ninyo kasi nga, masakit talaga siya sa anit at matrabaho siya, lalo na solo ka. Kasi minsan iniisip mo, diba? Parang, hala, baka hindi pantay yung likod, o ba hindi kita, hindi okay, hindi ganun. Yung sa akin naman kasi kaya naging ganito to, kasi nga, gawa ng black siya, na talagang kinulayan mo siya ng black. So anyway, once again, I would like to thank everybody po sa lahat ng nag-subscribe, sa lahat po ng nag-like, at sa mga mag-share. So once again, this is Jifinity TV. Goodbye!